Nakakaba pala pag nasa maraming tao. Kasi nasanay ako sa... Nasanay kasi ako sa gubat. Puro mga hayop lang yung kasama ko doon. Kaya pag nandito sa harapan ng maraming tao, sabi ko, sa wakas, nakatikim din ang tao. Okay, ako po nagsimula dito sa JCPremiere noong 2014. So, magtatapos yung 2014. So, ito po yung background ko. Ganito po ako sa gubat. Hindi niyo ako makikilala pag nagsuot ako ng damo. So, napaka-respective na uniforme, pero sa totoo lang, pinagpaguran ko po yan. So, ginagabang ko po dyan yung putik, yung lusak, yung tahi, yung iba't ibang dumi. Para lang umilag sa kalaban. Nung nag-strive po ako para simulan ko si JCPremiere dahil nakikita ko na meron akong pag-asa dito. Yes. Nagpo-commute po ako. Sumasakit po ako sa tricycle. Wala po akong dinadrive na sasakyan kasi sa kampo ang dinadrive ko doon 4x4 saka 6x6. Pero hindi ko po pag-aari yun. Okay. Nagsimula ako dito, medyo nahihirapan ako kasi yung attitude ng isang military. Pagka meron akong nakikitang civilian, ang tingin ko sa kanila, kalaban. Tawa? Nung nakapag-adjust na ako ng konti, yung mga naka-civilian, dahil ang pag-aralan ko na yung system ni JCPremiere, lahat ng nakikita kong naka-civilian sa bus, sa taxi, sa jeep, sa ano mang sasakyan, lahat sila, ang tingin ko, franchisor. Pakilala ko po sa inyo yung una kong downline. Ito po si Sir Mel, si Sir Toots, Sir Nestor, Sir Eric. Palakpakan po natin sila. Sa kanila po ako nakakuha ng mga ideas para mag-adjust ako sa sarili kong attitude. Congratulations. Napabilang po ako sa Dream Team. Anim po yung team sa ilalim ng Dream Team, yung All-Star. Patay na po yung team na yun. ano ba to? Okay, yung isa, team Rainmaker. Congratulations sa Rainmaker. Tapos si JC Icon. Saka po yung team na sinimulan ko, yung Brotherhood po. Saka yung... hindi masyado mabasa. Sorry, ano? Okay. So, dahil sa JCPremiere, maraming mga celebrity, napalapit po ako sa kanila. Sobrang napalapit po ako sa kanila. Wow! Until such time na meron nag-imbita sa akin para mag-extra ako sa teleserye. Nakasama ko po si Jake Vargas sa Smoky Manaloto. Si nag-guest po kay Tonying, kay Katonying. Nakasama ko si Lord Rivera sa Historia.
yan. Nakasama kong kumanta si... Sino nga ba to? Yung doon naman sa ito. Tapos, nagkaroon kami ng pagkakataon na makilala ko si... Si Desa sa Mega Mall, sabi niya, "Oy Mike, halika dito, picture tayo." bodyguard po ako kay Maris Umali dyan sa Ortigas ng rally. Then, ito po pang huli, manood po sana kayo ng halik. Kasama po ako doon. Yung sa halik, ako yung taga action. Yung tawag doon eh, jump board. Okay. So ang pitong bagay na pagkakaiba ni Mike Bural sa iba, meron siyang sense of humor. And meron extremely attractive. Nararamdaman niyo ba? Passionate. Loyal friend. Diba? Pag-iwan sa adventure. Okay, pinapakain ko yung mga downline ko. Okay. Kapagluto. Okay. Hindi po tayo selfless. Hindi po tayo selfie. Ano ba tawag doon? Selfless. So, ang isang sundalo po, pag nag-adjust, parang cheetah. Okay? So, nakakapag-versatile po siya anytime na gusto niyang mag-adjust. Miguel, sa Facebook yan ah. Okay? So, pagka nag-adjust ka, halimbawa, sa mga sitwasyon na meron kang mga kliyente, may kausap kang kliyente, pagod na siya, galing sa trabaho, may trabaho, manager, o high level ng mga iba't ibang companies, dapat kayang mag-adjust kung gaano kalakas yung kalaban mo o kaya yung kausap mo. Tama ba? Para just in case na magkaroon, gusto mo siyang mapapayin, mapapasok sa JCPremiere, ikaw mismo yung gumagawa ng sequences para mapapayag mo yung client mo. Okay? Nagsimula ako na magbuo ng grupo, kailangan mag-generate ka ng quality leads para makapagbigay ka ng leadership. Okay? So, itong part na to, sineryoso ko na siya kasi nung time na nagsisimula ako, talagang nahirapan ako ng gusto. Kasi nga, imaginein mo, yung 6 na buwan na nahataw ko, wala akong napapasali. Tapos, yung kinuha kong Natasha na sapatos, put na. Wala pa akong pampalit. Kasi sanay ako sa kumpat. Okay, so, ginawa ko yung part na kung ano yung tinuturo sa atin. At tinaral ko yung negosyo. Pinag-aralan kong mabuti kung paano nagtuto, nagpipresent, nagkakali ng downlines, nagmi-meeting ng mga teams. So, inaatinan ko eh kahit yung ibang team, nakikinig ako doon sa nagtutok sa ibang team. Sa team din ng iba, nakikisimpati ako para may makuha akong idea. That's why, nakapagtuloy-tuloy po ako. Ako po ang top 1 doon sa achievers. Nakita niyo? Sabi ko, tatlong hakbang na lang, tapper corner na ako. Bakit? Isa lang ang top 1 sa Star of the Month. Isa lang ang top 1 sa Rising Star. Saka isang tapper corner. Di atatlo lang hakbang do. Okay? That's very positive. Ngayon po, na-awardan po ako ng Montero sa tuloy-tuloy na hakbang. Maliit na bagay. Kasi nga 6x6 yung sinasakyan ko eh. Kaya kong ipitin yan, di ba?
Okay, so dito po ako nakatira ngayon. Sa likod niya. Yung maliit na kubo. Okay, sa isang condominium po yan. Kinakain po namin sa gubat kung ano yung kinakain ng ibon. Kasi pagka umalis kami sa barracks ng 80 kilos yung dala mo, may dala kang pagkain, mga dilata, biskuit, mga ano, yung kaya mo lang, basta kaya mong tumakbo. Pero yung time na yon, ubos na yung pagkain. Sino yung itsura ko? Di ba payat ko dyan? So dyan ako dati naliligo. Hindi ko alam kung may linta dyan o may bulate o ano. Wala akong pakialam. Importante, yung uniforme mo na isang linggo mong suot, kailangan malabhan mo siya. Temporary. Tapos pag natuyo, isusuot mo ulit. So, mahirap yung buhay po dyan. Ngayon, dito na ako naliligo. So, pinabasa ko pong dyaryo dyan, yung Manila Bulletin. Sosyal na eh. Okay. Kasi dati po, yung binabasa ko sa gubat, yung mga judge yung tik-tik, bukaka, kapatong-patong. Ito po yung bahay ko ngayon. Pag pumasok ka dyan, kailangan bitawan mo yung sapatos mo sa labas, magagalit yung katulong. Pagsuot ka ng sandals. Okay. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Okay, kung nakita niyo po yung mga tagumpay, yung pagsisikap, nakukuha mo yung tagumpay mo sa lahat ng pagsisikap mo dahil attitude mo. Paano masabi? Ito po ako dati. Ay! Bakit yan yung nakasama, idol? Si Justin Bieber yan eh. Ito po talaga ako dati. Ngayon ko nasabihin mo, mas mahirap ka sa akin, wala ka sigurong kawali. Tama? Kasi dumarating yung time sa buhay natin, nahihirapan tayo. Diba? Pag nagre-recruit ka, lumalabas ka, nauulanan ka, dala mo yung products mo, nababasa ng ulan, tapos nasisira yung bag mong dalang eco bag, nasisira yung laman na produkto, hindi mo na maibenta kasi inabot ka ng ulan. Baka mas mahirap ka pa doon, pero yung kalagayan mo na yan, baka ayaw mo nang bumangon. Tama? Ngayon, kung magdidesisyon ka sa buhay mo at gusto mo talagang umahon, kailangan ayusin mo yung attitude mo. Okay? Nakakaawa yung itsura ko dyan. Nakalkal ko pa kasi. So, totoo lang, yung pag nagluto ako dyan, yung kanin, doon ko na rin isasangag. Kasi baka ikaw, nung mga karamihan dito, no, mga nagsisimula, na nahihirapan ka ngayon, baka sinasabi ng yung unang-unang taong kakampi dapat sa'yo, sinasabi sa'yo na bumitaw ka na dyan. Baka yung kapatid mo, yung magulang mo, pinabibitaw ka na. Yung kapatid ko, sinabihan po ako, nagsisimula ako sa JCPremiere. Mamaya makikita niyo yung kapatid ko. Sabi niya, Mike, tigilan mo na yan. Ituloy mo na lang yung sinisweldo mo. Kasi sa military, may sinisweldo ako 30,000 eh. Pero pag matrikula ng mga bata, 60,000 yung matrikula. Kasi ba yung 30,000? Kailangan ko ng extra income.
Pag kulang yung matricol ng mga anak ko, hingi pa ako sa inyo, magbibigay pa kayo sa akin? Di ba? Pag pinigilan mo ako, hindi ko tinuloy si JCPremiere, magugutom ako. Bigyan mo ba ako ng pagkain? Di ba? Pag may pamasahe ako, magbibigay ka sa akin once, pangalawa, pangatlo, pangapat, may mura na. Di ba? Kasi hindi naman yung continuous eh, tulong na pansamantala. Okay? So kailangan ikaw mismo, mag-decide ka na gawin mo talaga ito. Kasi alam nyo, magugutom ka dito. Marami bang nagugutom ngayon? Pag nagutom ka, sasabihin mo sa sarili mo, itutuloy ko pa ba ito? Pagkatapos ng 10 day na to, uuwi ka, walang laman ang sikmura mo, pagdating mo ng bahay, magkakalkal ka ng mga lumang pagkain. Tama? Kasi nagsisimula pa lang tayo. Pero sasabihin nung magulang mo, tumigil ka na dyan, huwag mo nang ituloy. Sabihin nung kamag-anak mo, atin na mo yan, JC-JC mo na yan, nagugutom ka na, ang payat-payat mo na, wala kang makain. Naalala nyo ba si Kristo? Si JC? Naalala nyo si Kristo? Nung 40 days, 40 nights, wala siyang kain, inaloksan ng demonyo ng pagkain, itong batong ito, gawin mong tinapay. Ano sabi niya? Hindi sa tinapay nabubuhay ang tao. Tama? Ikaw, sasabihan ka ng mga kamag-anak mo na tumigil ka na. Hihinto ka ba? Hindi! Anong ginamit ni Jesus Christ? Tamang attitude at yung belief niya sa sarili niya. Yung commitment niya na alam niya sa sarili niya na meron siyang makukuhang pag-asa. Ito pa yung buhay namin sa probinsya. Ito yung unang kotse na nakuha namin dito. Palapakan nyo naman partner ko. Ito po si Pakundo, yung nagbibiyak ng kahoy panggatong. Ito po yung loob ng bahay namin. Ito yung kapatid ko na nagdidildil kami ng asin. Sabi niya, magdildil na lang tayo ng asin. Sabi ko, kayo na lang magdildil ng asin. Nakita ko na yung pag-asa. Hindi niya ako pinigilan dito. Pag pinigilan mo ako, bullseye ka sa akin. Ngayon, kamukha ko na dahil kumilita, kamukha ko na si Justin. Kimberly. So sa lahat ng tagumpay, kailangan merong kakibat na obstacle, tanda na yan. Dahil hindi lahat ng pagkakataon, kahit sa gera, daling ka doon, hindi ka mananalo kung wala kang tamang attitude. At pag sumuko ka sa labanan, i-atras mo yung baril mo, isuko mo doon sa harapan ng commander mo, papatayin ka pa rin niya. Kaya wala kang magagawa sa buhay mo. Dapat, nandito ka na sa JCPremiere. Gawin mo na to! Tuloy-tuloy mo na! Simulan mo ng maayos. Itama mo yung attitude mo. May tamang belief ka at commitment sa sarili mo na dapat gawin mo siya ng tama. Yes! Ito na lang yung laman ng isip ko ngayon, puso ko at buhay ko sa lahat ng pagkakataon. Lagi-lagi ako napapagod dito. Ang huling mensahe ko sa iyo, sabihin mo sa katabi mo, mula ngayon, hindi ka na mag-quit. Mula ngayon, lagi na akong makikinig sa turo ni apply. Mula ngayon, sisipagan ko ba? Gagalingan ko ba? Tutunod ako na. Kasi pag inabot ka pa ng 65 years old, saka mo lang gagalingan at sisipagan, wala ka na rin magagawa. Kaya ngayon mo na gawin! Yes! Ituloy mo na! Yes! Salamat ng marami sa inyo! Sorry.